Hello po sa mga Virgo. Kumusta po kayo mga te, mga dude? Ayos lang po ba kayo dyan? Sa mga Virgo, ito po yung inyo pong mensahe, divine messages. Okay, kung kailan nyo po ito mapanood, ito po yung divine timing na sinasabi, so to speak, yung tamang oras o tamang araw, panahon, week, month, ganyan po, or year. Maring sa ilan, next year nyo pa po ito mapanood. Pero kung kailan nyo po ito mapanood, mga ate, mga dude, ito po yung tamang oras talaga na ma-receive nyo yung mga mensahe para po sa inyo. Divine messages po. Okay, so divine universe, divine highest white light, mensahe po. Write down your goals. Dream big. Ayan, huwag mong tipirin ang iyong mga pangarap, yung mga ambisyon mo sa buhay. Kung may makita kang rainbow, yan po ay sign ng abundance na talagang hindi ka na mahihirapan na makuha. Kasi talagang nakalaan ito para sa'yo. At itong write down your goals ay makakatulong ito sa'yo na mag-motivate na yung mga sinulat mo, kasi energy din po yan yung pagsusulat po ninyo, at dahil naglaan ka ng energy at ng oras para isulat yung mga goals mo sa buhay, yung mga pangarap mo, ay dun pa lang meron ng reward sa'yo ang infinite source, ang divine universe, na pag nakita mo ang rainbow, kung wala ka pa nakitang yung totoong rainbow sa kalangitan, ganyan po, dito may nakita ka na, ito na yun, sign mo to, kung may nandit na abutan mo to, meron kang mate, mga dude, kung nakita niyo tong video na to, na ito po tong rainbow, ito na yon, sign ng abundance po ninyo. Nourish your body with high vibing energy. Lahat na po yan ng mga pagkain, yan po na galing po sa nature, yung sisikatan ng araw, ganyan po, yung hindi po mga processed foods, yung talagang tumubo ng natural, na galing po kay Mother Nature, kay Mother Gaia. Okay. So, meron din po sa ilan, maaaring meron po kayong tattoo design na butterfly, o mahilig po kayong uminom ng mga fruit juices, ganyan po, or matcha, kasi may green. Wow! Wow! Talaga naman. Yung kasabihan na maaring gasgas na po sa inyo yan, naririnig nyo palagi o nababasa, na when it rains, it pours. Diba? Talagang pag dumating sa'yo ang hindi kasi swerte, kasi ito ay nakatadhana talaga na matanggap mo. Blessings ito eh. So, kung dumating ito sa'yo, mga te, mga dude, ma-overwhelm ka, kasi ayun o, basta i-ready mo na yung sarili mo, allow, hayaan mo ang divine universe na ibigay ito sa'yo, allow unlimited abundance, diba? Unlimited abundance, o, synchronize po. Mari din pong may kinalaman sa mga crystals, o mahilig po kayo sa mga crystals, mga halaman, mga prutas, ganyan po, organic. Meron ditong pineapple, banana, strawberry, grapes, kiwi, avocado. Basta mga prutas, mga tayo, mga dude. Okay. So, meron ditong sa mga stress, sobrang stress na po, or may anxiety sa ngayon, hindi ka mapakali, may mga panic attacks na nararanasan, hindi makatulog ng maayos. Yan po. Ito po yung mensahe po sa inyo ng guardian angels, guardian spirits, ng mga ancestors po ninyo. Breathe. Thanks. Close your eyes. Concentrate on your breathing and breathe normally. Yan po. Close your eyes, concentrate on your breathing, and breathe normally. When you have a normal pace of breathing, whisper, thank you. Yan po, ibubulong nyo. Basta, kalma ka muna.
Alimbawa, hindi maganda talaga yung nararamdaman mo, natataranta ka, yun, pag nagpapanik ka, dami mo iniisip, nagkakasabay-sabay yung pag-iisip mo ng problema, kailangan huminto ka muna, okay? Kailangan ma-normalize muna yung breathing nyo dito eh. Tsaka mo gawin yung pagbulong or sa isip mo na, ayan po, thank you. Every time you breathe in or out, okay, basta pag huminga ka, ayan po, pag nag-breathe in ka or nag-breathe out ka, inhale, exhale, thank you, pasalamat ka. Do this for a while and concentrate. So, dapat pag gagawin nyo ito, mga dude, ay unang-una, hindi ka gutom. Yan po, kasi maiistorbo talaga yung isip mo pagka hindi ka makakapokus kung gutom ka. Hindi mas sobrang kailangan magpakabusog kasi hindi rin naman maganda, lalong hindi ka rin makakapag-concentrate. So, tama lang. Yung kayo po ay walang istorbo muna. Kung meron po kayong room, i-close nyo muna yung room po ninyo. Yung wala munang mag-aabala po sa inyo. Or kung kayo po ay talagang laging nyo pong hawak yung gadget o yung device o yung cellphone po ninyo, i-off nyo muna yan para wala muna kayong distractions. Concentrate kailangan nyo dito. If you feel good, you can also add the things you're grateful for right now. Yan po. Ano ba yung mga pinagpapasalamat mo? Bakit ka grateful? Ayan po. Breathe this way for 5 to 10 minutes. Gawin nyo po yan. Practicein nyo. O kaya simulan nyo pagkatapos yung mapanood ito. Or i-post nyo po to. Post nyo po muna itong video na to. Tapos gawin nyo po. Try natin. Ano yung mga dude? Okay? So, kung makatulong sa inyo, di gawin nyo na rin po ito kahit na 3 beses sa isang linggo, or kung kailan talagang sobrang stress ka, gawin mo kung kailan mo talaga gustong gawin. Kasi kailangan kasi nito yung willingness mo, yung ikaw mismo gusto mong gawin ito at ready ka, yung wala mo ng mga distractions. So gratefulness helps us attach ourselves to the present moment. When you feel that you are in this moment, stress reactions will begin to diminish. O, diba? Kung hindi ka isip ng nangyari noon, yung mga mangyayari pa lang, yung pagpapanik ninyo, yung pag-iisip ng mga negative or limiting thoughts. So, yun po yung ating mga duda, makakatulong na mabawasan or talagang matanggal yung stress po ninyo. Yan po, sana po makatulong sa inyo mga dude. Bukod pa po sa pagkain po ninyo ng mga organic na pagkain, yung talagang nasisikatan ng araw, yung tumutubo talaga ng sa natural na paraan, katulad na rin po mga dude, ng paghinga mo ng natural, ng normal. Yan po, ng pag-inhale po ninyo at exhale. Okay, so tuloy lang tayo. Yan po ay para sa mga sobrang stress na nawa ay makatulong po sa inyo. Pag meron po kayong rainbow at meron kayong ganitong makita sa mga readings po ninyo na ganito po, no, abundance card, meron kayong rainbow, matik po yan na bilang ka lang ng ilang araw. Okay, so mamaya tanong natin sa mga divine beings kung mga ilang araw ang hihintayin mo kasi sobrang stress ka na. Syempre nagmamadali ka na maka-receive na ng good news mula sa spirit realm, sa mga divine beings, na kailan ba, kasi talagang maaring kailangan mo na talaga ng tulong, lalo na kung ito ay tungkol sa unlimited abundance, ay maaring kailangan mo ng malaking pera. So tingnan natin. So, hindi natin tatapusin tong video na to na hindi nyo makukuha yung kailangan yung sagot. Alright? So, okay, mag-alala. Not today. Ayan. So, sa ilan, yung mga talagang kailangan mo na sobrang stress ka na talaga kasi mga dude, may kailangan ka talagang kailangan mo talaga ng pera, may kailangan kang bayaran, or kailangan mong bilhin na hindi na makakapaghintay. So, ang sagot po sa ilan ay not today. So, hindi pa ngayon. Kaya kumalma ka. So, magagamit mo to. Breathe, thanks. Yan po. Na maaring kaya hindi ngayon ay dahil pine-prepare pa ng Divine Universe yung mas malaki. Para at least sa ilan, kung matatanggap mo na
hindi lahat ng kailangan mo ibibigay talaga sa iyong oras mismo, ngayong araw din na ito, kung kayo po ay hihinga, ayan po, ng magpapasalamat ka na, o baka nga talagang kaya hindi pa ngayong araw na to, kasi bukas mas malaki at mas maayos yung ibibigay sa iyo, mas makakabuti para sa iyo at hindi mo ikakapahamak. Kasi maaring yung kung ipipilit na ngayon talaga, ay maaring magbigay pa sa iyo ito ng mas malaking problema. Kaya siguro ito ay blessing in disguise, mga ate, mga dude. So, kailangan mo ay pakalmahin ang sarili mo. Kaya siguro lumabas itong breathe thanks. Kasi pagpasalamat mo na oo, hindi ngayon, kung tatanggapin po ninyo na talagang oo, na-reject ka ngayong araw na to, hindi ibig sabihin na sobrang malas mo na. Okay? Isipin po ninyo, ayan po, thank you. Ayan po, thank you. Ipagpasalamat nyo kasi blessing in disguise, kasi mas maganda ang ibibigay sa inyo bukas o sa mga susunod na araw, at unlimited abundance yan, ate, mga dude, at hindi mo ikakapahamak. Wow, andito na yung sa ilan, maaring kayo ay gumagawa talaga ng shadow work, yung mas kinikilala po ninyo yung sarili po ninyo, at lalo na hinaharap po ninyo yung mga weaknesses po ninyo, yung mga hindi mo gusto sa sarili mo ay ina-acknowledge mo na. Kumbaga parang ini-embrace mo na yan ka talaga, ganyan talaga yung mga weaknesses mo, at hindi mo na yan kumbaga parang hindi mo na siya, hindi mo ikakahiya yung sarili mo. Yan po. Dito naman po sa self-indulgence ay talagang mag-indulge ka, yun po, na mas alagaan ang sarili mo, na mas unahin, i-prioritize ang sarili mo, yung mabili mo, yung una muna, yung mga kailangan mo, bago yung kailangan ng mga nasa paligid mo. Bago po yung kailangan ng mga nasa paligid mo. Kasi narinig nyo na may sumigaw. Sign ito na maaring sa paligid, or meron po kayong mga nakakasalamuha, or kasama po ninyo sa bahay na toxic. At yung sayo ay hingi lang sayo ng hingi. Okay? Hingi ng hingi. At ikaw naman si bigay ng bigay. Pero ngayon, uunahin mo muna. Nahirapan ka na rin magbigay ng magbigay, kasi ubus ka na eh. Ubus ka na. Wala na laman yung lalagyan mo. Kaya ngayon dito, ang ganda kasi inaalagaan mo na yung sarili mo, inuuna mo na yung sarili mo, pinaprioritize mo yung sarili mo. Kasi paano ka naman makakapagbigay pa kung ikaw ay ubos na, wala na. Kaya ito, pinupuno mo na muna ang sarili mo. Or mas inuuna at mas minamahal. At talagang hindi mo na kinakalimutan yung worth mo. Yung hindi mo na kinakalimutan yung worth mo. Yan po. Post nyo po dyan, comment nyo, I am worthy. Yan po. I am worthy. I am loved. I am deserving. So, yan po mga ating mga dude. Tingnan natin. Okay. So, kung hindi mo man makuha ngayong araw na to, yung kailangan mo, divine beings, wow! Wow! Wow, ang ganda ng sagot sa inyo. Chariot, 'di ba? Tama lang talaga, kasi hindi makakabuti sa iyo 'to, kaya ka na-reject or kaya hindi mo nakuha ngayong araw na 'to, kasi ito 'yun. Chariot. Dinadala ka sa mas magandang direction dito, papunta dito sa unlimited abundance, kasi ang chariot ay victory yan. You have success in the face of difficulty, kasi talagang sobrang stress mo eh. Halimbawa ngayong araw na to, hindi mo nakuha yung gusto mo, hindi nangyari yung minamanifest mo ngayong araw na to, yung gusto mong mabili ay hindi mo nabili, or hindi ka nakapasa sa interview, basta not today. Yan po yung nangyari po sa inyo ngayon, yung vibe, yung energy ngayon ay may mga umiiwas po sa inyo, or kaya mayroon kang hininga ng tulong or nanghiram ka, pero hindi pa talaga ngayon. So hindi ka pa matutulungan ngayon. So mari din sa ilan na may nagsabi sa iyo na susubukan, baka next week pag meron, pag may extra, matutulungan ka, pero hindi pa rin sigurado kasi susubukan.
Sumate mga dude, ito yung siguradong talagang tulong sa'yo ng Divine Universe. So, Chariot, yung guardian angels, guardian spirits po ninyo ay uma-action na dyan para matanggap nyo na. Sa ilan po? 7 oras. Hihintay kayo ng 7 oras. May good news, may tawag, text, o ano man ito na talagang makatanggap ka ng kung anong kailangan mo. Kung anong kailangan mo. Nandito po kasi yung vibe ng urgency, yung nagmamadali ka na talaga. Yung sobrang stress ka. So, andito na yon. Yung ito pong Chariot ay victory po yan. O success. So, mas malaki yung matatanggap. Meron dito na 40. O maaring edad po ninyo ito. 40 or magpo-40 na po kayo. Okay. So, ang clue dito ay 7 oras. O maghihintay po kayo ng 7 araw. 7 days. Okay, meron din ditong sagot na Linggo. Maghintay ka hanggang Linggo, Sunday. Kung itong araw na to ay sa ilan napanood nyo po na saktong Sunday at kayo ay na-reject, mahinihintay ka mate mga dude na hindi mo pa na hindi mo nakuha. At napanood mo ito saktong Sunday or Linggo, good news po ito sa ilan na talagang magkakaroon ka. Pero sa ilan naman po, kung mapanood nyo ito, hindi naman po Sunday o hindi po Linggo, ay hintay pa po kayo. Linggo, may good news dyan. Yan o, Ace of Swords. Totoo yan. Truth. 7 days. Hala. Wheel of Fortune. Wow. Diba ito na yung malaki eh. La. Ito na yung Abundance, Wheel of Fortune, 9 of Pentacles, Ace of Wands. You know, hindi ka na yung takot na takot pakawalan yung pera mo. Yun po, yung takot na takot kang gumastos kasi iniisip mo, inuunahan mo na agad na baka masimutan ka. So, mawawala na yan. Mate, mga dude. Sa ilan po ay maghihintay po kayo ng isa o hanggang 4 na araw. Meron din dito na 1 week. 1 week. Pero, ang dating naman sa'yo, okay, 1 week na paghihintay, pero grabe naman, 9 of Pentacles at Wheel of Fortune. Mari din po sa ilan ay maka-jackpot or biglang makatanggap ng malaking pera. Yung maaring sa ilan na hindi ka naman humihingi ng tulong, biglang may magpadala sa'yo, may mag-transfer sa banko mo or sa e-wallet mo, may magpadala. Ganyan po, yung hindi mo inaasahan. Meron naman po sa ilan na irerekomenda ka o yung ginagawa mo sa product o services mo, irerekomenda ka at mas marami talaga. Grabe to, Wheel of Fortune yan eh. May mananalo, may makatanggap ng divine inheritance o ng wow, material success ito. Puro success. Yan po. Or magkakaroon ng may investment dito at malaki ang kikitain talaga. Profitable talaga yan mga mga dude. So, maganda. Maganda yung naumpisahan sa unlimited abundance. Ganda mga mga dude. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Magician. Diba ito yun, no? 111, 1111, maring nakikita nyo po, 999, 1010, 777, wow, may makaka-jackpot. Or yung biglaan kang makatanggap ng malaking pera. Ayan po. Or hindi ka naman humihingi, pero may magbibigay sa'yo. Ang abundance na ma-attract po ninyo ay
maraming pwedeng panggalingan. Okay, ate mga dude. O, post nyo po dyan, i-comment nyo, I attract abundance in all forms. Basta kung anong kailangan mo, yun yung darating sa iyo, ate mga dude. So, wow, daming pentacles at mas magiging creative ka. Meron din po sa communication, kung kayo po ay public speaker, life coach, mentor, teacher, yung mga nagtuturo po, spiritual teacher, healer, or nagta-travel po kayo, nagbabiyahe. Pero hindi pong gusto magbakasyon sa ibang bansa, yes, mangyayari po yan, or pangarap mong ipasyal din ang family mo, family members sa ibang bansa, yes po, mangyayari din po yan. At malaki, napakalaki ng budget po ninyo, hindi po kayo mahihirapan. Hindi ka na magsesearch ng saan pang pinaka-cheap na hotel, pwedeng mag, kayo po ay magpabook, ganyan po. Hindi na ganon. Pang kung ang flight po ninyo, pang VIP flight po yan, or yung mga first class flight, ganyan po. Yung pag nag-shopping ay hindi tipid na tipid, ayan po, mawawala na to yung takot kang mag-shopping. Kaya window shopping lang muna. Yan po, mawawala na po yan kasi hindi mo na po problemahin yung kung magkano yung gagastusin mo. Nine of Pentacles yan. Sa mga OFW din po, sign ito ng abundance po ninyo, ng prosperity. Sa mga magbabakasyon, yes po. Sa mga may balak din po na bumili ng sasakyan, yes po, makakabili din po. Sa may plano din po mag-migrate or tumira na po sa ibang bansa, nandyan din po, mga ate, mga dun, yung mga kailangan po ninyo. So, diba? Ano ba naman yung hindi mo nakuha agad ngayon yung kailangan mo, pero kayo po ay talagang sinubukan, kasi may test dito na vibe, yung parang sinubukan ka ng Divine Universe kung kayo ba ay magagalit or magdarasal. Tatanggapin nyo na hindi ngayong araw na to, pero sa mga susunod na araw ay maraming darating sa inyo na mga blessings. At totoo yan, yan o, totoo yan, truth, totoo yan. Na kaya wag kang magtampo kung hindi mo agad makuha ngayong araw na to, ate mga dude. Napakaganda na mensahe po sa inyo. Alright, so wow, kayo po ay may malaking mission talaga dito sa planet Earth. Ito yung sinasabing may soul contract talaga. May soul contract po kayo sa Divine Universe, na ito yung kaya ka nandito. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng nalalaman at malalaman mo, dahil po yan sa inyong soul's purpose o yung soul contract po ninyo, ate mga dude. So, maaari din po na may pirmahan kang kontrata o agreement. Ikaw na ang may control ng buhay mo. Hindi mo na kailangan ng validation. Mamumuhay ka unapologetically, mga ate, mga dude. Na hindi mo na kailangan mag-apologize. Hindi mo kailangan mag-guilty kung talagang nagliliwanag ka sa ngayon. Ayan po, oh. Shine bright like a diamond. Ayan po, mga ate, mga dude. Diba? Believe in your personal power. Justice na kailangan mo, hindi mo man makuha ngayong araw na to, pero definitely makukuha mo yan. Darating sa iyo yan. Basta maniwala ka lang sa divine timing, maniwala ka na hindi ka pinababayaan ni God. Naririnig lahat ng prayers mo, lahat ng manifestation mo. Hindi ka pinababayaan. Inaalagaan ka. Inaalagaan ka ng Divine Universe, ni Mother Gaia. Kaya ngayon, unahin mo na, i-prioritize mo sarili mo. Mapapansin mo rin na once na inuna mo na ang sarili mo, yung kasi sa ilan sa inyo ay yung mga naging desisyon ninyo noon na maaaring pinagsisisihan mo na ngayon, or pagsisisihan mo pa lang,
yung mga naging desisyon po ninyo noon na inuna mo sila kaysa sa sarili mo, nandun ka sa place ng yung vibe na nagsasakripisyo ka, sinakripisyo mo yung sarili mo para sa kanila, pero sa kalaunan, sa katagalan ay nakita mo na hindi mo pala deserve na nagsakripisyo ka, pero ganito yung mga ginagawa nila sa'yo. So magkakaroon ka ng ayan po, ng epiphany, ng clarity, malalaman mo ang truth, na harsh truth, kasi napakasakit nito malaman na hindi pala sila totoo sa'yo. So sayang lang, may panghihinayang kasi napakarami mong sinakripisyo, sarili mo sinakripisyo mo para maibigay mo lahat sa kanila, para mapuno yung mga cups nila, pero sa'yo ubos na ubos ka. Yan po mga dude. So ngayon ganito na, mapapansin niyo na pag inuna mo na ang sarili mo, pinrioritize mo ang sarili mo, pinuno mo muna yung sarili mong cup, mga dude. Nurture mo yung sarili mo, pinahalagahan mo yung sarili mo, kasi pansin mo din ang mga nasa paligid mo na hindi ka naman talaga pinapahalagahan, na sarili lang talaga nila yung iniisip nila or inuuna nila. So hindi nila nakikita yung worth mo. So once na ginawa mo na to, kahit na hindi mo pa ginagawa sa physical, dito po sa reality, kumbaga nasa isip mo pa lang, once na nag-decision ka na, yung intention mo, yung puso mo, once na nag-decision ka na, uunahin mo na ang sarili mo, at lalo pa pag sinimulan mo na, pagkatapos mo mapanood ito, unahin mo na yung sarili mo, i-prioritize mo na yung sarili mo. Mate, mga dude, mas na ginawa mo yan or nakapag-desisyon ka na ganyan na ang gawin mo, mga dun, nakikita mo na ang daming opportunities na maglilitawan, may mga tulong na hindi ka naman humingi ng tulong, pero may magbibigay sa'yo, napakaraming mga blessing na darating ng unexpectedly talaga, mga dun, na maari sa ilan po ay yung trabaho mo, bigla kang bigyan ka ng bonus, ng incentives, or biglang bigyan ka ng ticket para makapagbakasyon, or manalo ka ng mga ganyan po, yung mga paraffol, yung mananalo po ng ticket na makapagbakasyon sa ibang bansa, ganyan po. Maraming mga hindi inaasahan na pasorpresa sa iyo ang Divine Universe, kasi talagang ngayon ikaw naman yung ini-spoiled. Yan po, ikaw naman yung talagang ikaw yung binibaby, ini-spoiled ng Divine Universe ni Mother Gaia. Kasi deserve mo yan, napakatagal mong nahirapan. Sa ilan ay 11 years, 7 years, 10 years, mga dude, na puro lang trabaho, puro bigay, bigay, bigay. Lagi mong hinuhuli yung sarili mo, lagi mong sila yung inuuna. So, sa ngayon, mga dude, once na yan po ay gawin nyo na, or mag-decision ka na, kahit hindi mo pa ipakita sa kanila yan, yung mga ganyang plano po ninyo na ikaw na muna, sarili mo na muna, kahit wala pa po, yung ikaw na mismo sa isip mo, mag-decision ka na, mula ngayon, uunahin mo na ang sarili mo, yung cup mo, pupunuin mo na muna bago ka magbigay sa iba, or bago ka tumulong. Tulungan mo muna yung sarili mong makabangon sa hirap or sa dami ng problema, makapagsimula. Puro kayo new beginnings dito. Yan po, unti-unti, mga dude, magugulat ka na lang yung mga manifestation mo noon na ngayon, kung kailan hindi ka na nagmamanifest, ay bigla naman magdaratingan, mga dude. Kasi yun po yun, natanggal na yung blockages, natanggal na, mga dude. Dahil yun sa nagdesisyon ka na piliin naman ang sarili mo, at huwag mo nang isakripisyo yung sarili mo para sa mga taong hindi naman pala talaga deserving, na hindi ka pinahalagahan. Okay, so yun po, believe in your personal power. Yun po, magkakaroon na lang mas magagandang desisyon yung mga plano mo, at pasisimulan mo na rin kung ano yung mga gusto mong gawin. First steps na to eh, makakapagsimula ka na, nandito na yung may action ka na talaga, magagawa mo na yung mga gusto mo, yung mga plano mo, at nakasuporta sa'yo ang Divine Universe. Ayun o, ang ganda, kasi ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo dyan. Unlimited abundance yan.
So, wow, mga tayo mga dude. Maraming maraming salamat po, lalo na sa mga sumama sa akin hanggang dito sa dulo. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Salamat po sa oras at sa divine energy po ninyo. Thank you, thank you, thank you po.